Thorn Soul Bug. Ang bagay ngang ito ang makakapagligtas nga daw kay Uchiha Sasuke. So dahil nga bago pa lang sa atin ang bagay na ito, eh basically wala pa tayong masyadong kumpirmadong impormasyon patungkol sa kung ano nga ba talaga ang mga nakapaloob dito, bukod sa sinabi ni Boruto na ito nga daw ang makapagliligtas sa kanyang guro na si Sasuke. Pero paano nga ba nila maisasalba si Sasuke sa pamamagitan ng bagay na ito? Well, yan nga ating tatalakayin ngayon for today's video. Pero bago tayo magsimula ay pindutin nyo na ang like at mag-subscribe na kayo sa ating channel. Hit nyo na ang ating notification bell para updated kayo lagi sa mga uploads natin ng mga video. So para nga sa mga hindi pa nakakaalam at hindi rin masyadong updated sa anime na ito, eh dun nga sa nakaraang chapter ng Boruto 2 Blue Vortex, dun ay pinakita na may nalalaman nga si Kashin Koji patungkol sa bagay na ito. So ibig sabihin, alam na rin ni Kashin Koji na mangyayari nga ang mga bagay na ito. Kasi imagine that guys, sa mga nagdaang chapter, eh bago pa nga makita o masaksihan ni Boruto na maging humanoid tentacles itong mga nilalang na to, eh dun nga pinakita rin sa atin na matagal na palang magkakilala o magkasama si Kashin Koji at Boruto. So ibig sabihin mga pare koy, bago pa talaga magka-humanoid tentacles, eh may idea na si Kashin Koji na mangyayari nga ang mga bagay na ito. Na ang bagay nga din yan ang nagsasabi kung bakit noon eh winarningan ni Boruto si Code na itigil na nga daw nito ang kanyang mga tentacles army. Dahil nga hindi nga daw alam ni Code na kung ano nga daw ang maaaring maidulot nito sa kasalukuyan. So kaya naman pala sinabi ni Boruto yon kay Code, eh dahil nga malamang sinabi din sa kanya ni Kashin Koji ang mga bagay na yon. Na nakita naman natin sa resulta ngayon guys, lalong tumatagilid ang mga pangyayari para sa ating mga bida. So ayun tuloy, pangit na resulta ngayon. Matigas ulo nito ni Code eh. Binugbog ka na nga ni Boruto para itigil ng Tentacles Army mo, eh hindi ka nakinig. Ayun tuloy, nung magkabuhay tuloy yan, eh mas malalakas pa tuloy sa'yo. Pero buti na nga lang nandyan din si Kashin Koji. At mabuti na lang din tinulungan niya si Boruto patungkol sa mga bagay na ito. Lalo na dito sa Thorn Soul na sinabi niya na matagal na niya nga rin palang alam. So kung itong bagay na to ang magliligtas kay Sasuke, eh malamang ganun din talaga sa mga iba pang na-absorb na naging Shinju Gods. Tulad nga na itong ni Moigi na siyang naging si Matsuri. So basically kung ang Thorn Soul Bob ay kayang iligtas si Sasuke, eh malamang ganun din dito ay Moigi. Basta mawasak o matalo lang nila si Matsuri na isang Shinju God. Kaya lang mukhang mas lalong magiging mahirap yun, dahil nga alam na rin ni Jura kung sino yung mga may detalye patungkol sa bagay na ito. So mas nalong mag-iingat si Jura na hindi ito makuha o mapasakamay man ng mga karakter na kinikilala natin ngayon. So ngayon mga pare ko, tignan naman natin yung mga ilan pang bagay na nakapaloob dito sa Thorn Soul Bulb. So based nga sa nakita natin, itong Thorn Soul Bulb ay kahawig nga neto ang chakra fruit na kinakain ng mga Otsutsuki. So naisingit na nga rin natin yan dun sa full review natin sa chapter 12, diba? Kaya lang ang pinagkaiba nga lang neto sa chakra fruit, itong Thorn Soul Bulb ay meron siyang mga tinik. So kaya pala Thorn, ibig sabihin tinik. So ibig sabihin tinik ng kaluluwa na hugis bumbilya. So mga ganun, no? Anyway, based dito sa sinabi ni Boruto na si Hidari nga daw ay naging isang nilalang na may buhay na ginagamit nga daw ang chakra ng kanyang guro na si Sasuke. So ibig sabihin, yung Hidari na nakita natin, nandoon yung chakra ni Sasuke. Then yung Sasuke naman na nakita natin sa puno, eh wala nang malay yun. Wala nang malay yun kasi nga yung chakra niya napunta dito kay Hidari. Kaya tama-tama nga lang din yung mga sinabi ng mga sensory unit na yung data nga daw nitong ni Hidari ay nag-match kay Sasuke. Na itong bagay nga din guys yung sinasabi natin noon na kung bakit nga may pag-aalinlangan pa rin yung pagkatao ni Hidari, at ito ay nagtatanong na sino nga ba daw talaga sila. So itong mga nagdaan nga diba guys na content din natin na itong si Hidari ay merong lumalaban sa kanyang pagkataong loob, which is ayun nga ay si Sasuke. So para mas clear uli sa iba, no, basahin uli natin. So ito guys ano, sa mga nagdaang chapter pa to ng 2 Blue Vortex, diyan tinanong ni Hidari si Jura, I only have one question in my mind about us. Who are we? So ibig sabihin, tinatanong ni Hidari si Jura na sino nga ba daw sila. Pero sagot naman ni Jura kay Hidari, a reasonable question, but ultimately it doesn't matter. It's like growing pains which arise from the manifestation of your ego. Worrying about it is pointless. So dyan din guys, no, mapansin din natin na may alam si Jura sa mga nangyayari patungkol sa kanila, which is tinatago niya talaga kay Hidari ang katotohanan na nanggaling nga sila sa isang being na nagkaroon ng sariling pagkatao dahil sa chakra ng iba. Na yun nga ang isang halimbawa dito sa nangyari kay Hidari kung bakit siya nag-iisip ng mga bagay-bagay na hindi niya naman dapat isipin. Na ang sagot nga pala doon ay dahil
dahil nga may lumalaban talaga sa kanyang pagkatao. At yun nga ang chakra ni Sasuke na nasa loob ng katawan niya. So ito pa lang naging sitwasyon ni Sasuke dito, mga pare ko, yan, no? Masabi natin na mas matindi pa ito sa Genjutsu Battle. Kumbaga diwa o buong pagkatao na ni Sasuke yung nilalaban niya dito. So ibig sabihin, guys, itong Torn Soul Bag, sa bagay na yan, nandyan yung kaluluwa ni Sasuke. Ngayon ang problema, mga pare, dahil nga nabawi ito ni Jura o nakuha, eh mukhang mas mahihirapan silang itong mabawi uli. Dahil nga sa nakita natin na bagsak talaga si Boruto, Mini Donut, at si Kawaki na nga lang natitirang nakatindig upang lumaban ng balagbagan kay Jura. At ang problema pa dyan, eh mukhang wala nga rin pakialam si Kawaki dito sa Torn Soul na to. But if meron man, eh ano nga ba magagawa din ni Kawaki para mabawi ito kay Jura? Dahil alam naman natin na wala naman siyang kakanain kay Jura, mga pare, no? Lalo't isang problema pa yan, guys, na sinabi pa nga ni Jura na sapat na nga daw si Kawaki para kainin. Lalo't si Kawaki naman daw ay isa rin din namang Otsutsuki. So dahil nga napalapit pa si Kawaki ngayon at dito pa talaga kay Jura, eh isang problema pa yan, mga pare. Dahil for now, wala naman tayo nakitang way para malabanan nga ni Kawaki itong si Jura. So masabi natin na mataas ang chance ni Jura na ma-devour o makain itong si Kawaki. Eh ngayon, baka tanongin ng iba, Lods, bakit si Kashin Koji hindi lumalabas, hindi nagpapakita sa mga laban? Guys, ganito yan. Hindi naman kasi talaga pwedeng lumabas basta-basta si Kashin Koji. Unang-una, siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay na nang nangyayari ngayon. So it means to say, isa siya sa mga dapat pinakaingatan na dapat hindi rin mawala. Siya kasi nakakaalam ng mga impormasyon sa nangyayari ngayon. So yan, guys, ano yun, yung iba nagtataka kasi, ba't di lumalabas si Kashin Koji? Lumaban naman siya. Hindi pwede, alam naman natin na hindi niya rin kakayanin eh. So kung lumabas siya tapos magpakita sa mga kalaban, eh di wala na rin. Lalo pag nalaman din ni Jura na isa si Kashin Koji sa maraming nalaman. So malamang itutumba din ni Jura ito si Kashin Koji. So sino pa magiging katulong ni Boruto? So isa pang tanong, mamatay ba talaga si Boruto? Guys, hindi. Boruto 2 Blue Vortex, Boruto main character. Hindi pwedeng mamatay si Boruto. Siguro, maaaring pwede, pero hindi permanente ang kamatayan. I mean, mapipinsala si Boruto, pero hindi siya tuluyang mamatay. Pero kung gayon man mamatay siya, eh may way naman siguro na hindi siya mamatay ng permanente. Guys, Boruto 2 Blue Vortex. Pag namatay si Boruto, wala na. Ano yan, Kawaki 2 Blue Vortex? Kung kailan gumaganda na yung mga pangyayari. Kung kailan si Kishimoto nang humawak ng kwento, tsaka pa siya mamatay. So alam naman natin yung galawan ni Kishimoto na hindi niya naman nahayaan yung mga bagay na ganun. Eh ngayon, guys, kung mawala naman si Boruto, eh paano yan, sinong gagalaw para mailigtas si Sasuke? Sinong gagalaw? Si Kashin Koji, hindi rin pwede. Kaya si Boruto lang talaga naisip ko na pwedeng makabawi sa Torn Soul na nakuha ni Jura. Magiging mahirap nga lang talaga na mabawi yon, lalo't si Jura nga nakahawak, lalo't napakaangas si Jura, napakalayo, sharpshooter, tinamaan pa si Boruto. Pero kung siguro alam ni Boruto yon na atakihin siya ng ganun, siguro nakapag-blink din siya at nailagan niya yung ataking yan. Pero yun nga, no, sabihin na natin na nabawi nga nila Boruto itong Torn Soul Bag. Then ang mangyayari, maaaring gawin nila, pupunta sila dun kay Sasuke na naging puno, na marahil siguro baka ipakain nila ito kay Sasuke habang natutulog. So yun, parang ginagawa ng mga Otsutsuki, diba? Pag ginain nila yung chakra fruit, yung kapangyarihan o yung chakra doon sa prutas na yon napupunta sa kanila. Parang ginawa din ni Momoshiki at Kinshiki. Diba si Kinshiki naging chakra fruit? Tapos yung kinain siya ni Momoshiki, lahat ng chakra at skills na kayang gawin ni Kinshiki ay napunta dito kay Momoshiki. So dito naman sa case ni Sasuke, so dahil nandito naman yung kaluluwa ni Sasuke sa Torn Soul Bag, eh marahil ganun nga rin ang mangyari na kapag pinakain nila kay Sasuke ang bagay na ito, ay babalik ang katauhan ni Sasuke. So hanggang dyan nga, guys, ang ating talakayan for today's video. Maraming salamat, sana'y nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan nyo naman, huwag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe na rin kayo sa ating channel. Hit nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayo ma-notify sa mga uploads natin ng mga video. Hanggang dito naman muna tayo, guys. Maraming salamat. Tayo'y nagpapaalam.